ang 7 benepisyo sa kalusugan ng dahon ng avocado. Ang mga dahon ng avocado ay may maraming benepisyong pangkalusugan na maaari nating ma-access kapag tinimplahan natin ang mga ito sa isang tsaa. Isinasagawa ang pananaliksik kung ano ang mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng avocado tea bilang isang paggamot para sa mga isyu sa kalusugan tulad ng sipon, trangkaso, pananakit ng tiyan, arthritis, at mataas na presyon ng dugo. Paano gumawa ng avocado tea? Ang paggawa ng tsaa na ito ay hindi komplikadong agham. Tulad ng karamihan sa tsaa, itinagdag mo ang mga dahon at mainit na tubig ng magkasama. Inirerekomenda ng mga mahilig sa tsaa ang paggamit ng mga tuyong dahon ng avocado, humigit kumulang 3 o 4 na dahon bawat palayok. Ang iba naman ay nagpapakulo ng tubig na may mga dahon sa loob ng 10-15 minuto. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and press the notification bell para updated kayo sa next upload ko. Una, pagbaba ng glucose sa dugo. Tulad ng maraming tsaa, ang mga antioxidant at phytochemical sa avocado tea ay tumutulong sa iyong katawan sa pagsunog ng taba at glucose. Bilang resulta, ang avocado tea ay mahusay para sa mga individual na may type 2 diabetes. Pagbasa ng higit pa tungkol sa kung paano makakatulong ang mga avocado na pamahalaan ang type 2 diabetes. Pangalawa, gamutin ang mga sintomas ng asthma. Ang mga phytochemical compound sa mga dahon ng avocado ay nagbibigay ng relaxation at katahimikan sa maraming bahagi ng katawan at isip. Ito ay maaaring magresulta sa pagpapagaan ng pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, at maging ng hika. Maaaring bawasan ng tsaa ang paninigas ng mga kalamnan sa paghinga na nagtutulot ng hindi komportable na mga sintomas ng hika. Inirerekomenda ng ilang holistic na gumagamit ng avocado tea na magdagdag ng 1 cups arang asin sa bawat 3 tasa ng tsaa. Pangatlo, bawasan ang mga kumbulsyon mula sa mga pag-atake. Ang isang seizure ay resulta ng isang neurological imbalance mula sa sobrang aktibidad sa mga nerve area ng utak. Napansin ng mga mananaliksik na ang katas ng dahon ng avocado ay gumagana upang mapabuti ang paghahatid ng GABA, isang nagpapakalmang neurotransmitter. Ang nagpapakalmang neurotransmitter na ito ay binabawasan ang posibilidad ng mga seizure na nagaganap. Tumarami ang ebidensya na ang dahon ng avocado ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang at holistic na tool sa pamamahala para sa mga batang may epilepsy. Pang-apat, pagpapabuti ng digestive health. Tulad ng nabanggit dati, ang mga dahon ng avocado ay naglalaman ng mga flavonoid, saponin, at pati na rin ang mga tannin. Ang mga compound na ito ay gumaganap ng isang papel sa pagbabalanse ng cosmetic ng tiyan. Pinabawasan nito ang posibilidad ng mga ulcer. Ang mga ulcer ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mga individual na nakakaranas ng mataas na antas ng stress. Hindi lamang mapakalma ng avocado tea ang iyong mga antas ng stress, ngunit maaari din itong gamutin ang mga nagre-resultang ulcer sa tiyan. Panglima, ang mga antioxidant ay nag-aalis ng mga libreng radical. Ang mga avocado ay kilala na mataas sa antioxidants, ngunit ang mga dahon ng avocado ay may mas mataas na konsentrasyon kaysa sa prutas.
Ang dahon ng avocado ay may compound na tinatawag na quercetin na nag-aalis ng mga free radical sa iyong katawan. Ang mga libreng radical ay produkto ng natural na nangyayaring pagkabulok sa ating mga katawan bilang resulta ng oxygenation. Ang mga antioxidant ay nagpapabagal o kahit na pinipigilan ang prosesong ito na mangyari, na pinananatiling malusog ang ating mga katawan. Pang-anim. Maaaring gamutin ng avocado tea ang kidney stone. Ang isang tasa ng avocado tea ay naglalaman ng mga alkaloid, flavonoid, at saponin. Ang lahat ng ito ay makapangyarihang mga sangkap na naisip na makakatulong sa pagbagsak ng mga bato sa bato. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pag-inom ng 2 tasa ng avocado tea bawat araw ay maaaring mabawasan o maalis ang mga bato sa bato. Karamihan sa mga tao ay nakakakita ng mga resulta sa loob ng 10 araw. Ika-7. Mas mababang presyon ng dugo. Ang mga antioxidant sa mga dahon ng avocado ay maaari ding makatulong sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo. Bagamat hindi nito ibababa ang iyong LDL o masamang cholesterol, maaari itong magbigay ng mas mababang presyon ng dugo. Para sa pinakamagandang resulta, magtimpla ng avocado tea ng 3 beses o higit pa bawat linggo. Ang kamangha-manghang mga benepisyo ng avocado sa ating kalusugan. Salamat sa suporta!